Ayan, guys. Pagagawa ng chili dal. Alisin na natin yung pantay. Make sure lang na maka-ano kayo. Plastic yung kamera nyo. Patagal na itong chili na ito naka-stack. Ngayon lang nagka-o-o ng time. Dahil busy. So, ayan na nga, guys. Okay na yan. Basta wag lang siyang masyadong durog. Ayan. Dapat ganyan lang siya. Ayan na nga. Then, nilagay na natin siya sa frying pan. Then, iluluto lang natin siya ng 20 minutes. Luluto natin siya ng 20 minutes. Diba? Ang ganda na tingnan. 5, 6, 4, 2, 3. Pagkalipas ng ilang minuto ay na yung resulta niya. Ang ganda na niya tingnan. After 20 minutes, ayan, nilagyan na natin siya ng 1 tablespoon ng iodized salt.
Then, 1 teaspoon ng black pepper. Then, naglagay rin tayo dito ng 2 tablespoon na sugar. Then, ayan. Mix lang po natin hanggang sa matunaw. Pag natunaw na lahat ng nailagay nating dry ingredients, ayan, maglalagay tayo dito ng konting oyster sauce. Ayan, additional sa panlasa. Nasa sa inyo po yan kung pwede nyo lagyan. Ako yan, nilagyan ko siya. Then, ayan guys, nailagay na natin lahat ng mga ingredients. Ayan, i-mix na natin siya. Then, additional 20 minutes uli natin siyang lulutuin para tumagal yung kanyang shelf life. Guys, naglagay rin tayo dito ng 2 tablespoon ng white vinegar. So, pag nailagay na natin yung white vinegar, huwag muna natin siyang haluin para maalis yung amoy niya. Para maalis yung amoy ng suka, ayan. At para talagang tumagal siya. Then, after 2 minutes, ayan, pwede na natin siyang haluin. Basta halu-haluin lang po ninyo. Then, later, ayan, luto na po yan. Guys, mapapansin ninyo, iba yung kulay niya. Ganyan po talaga. Mag-iiba pa ng kulay niyan pag naluto na, pag naipalamig na natin siya. Then, ayan na nga, luto na yung aking chili garlic sauce at napalamig na natin. Then, ayan, it's time to transfer in a bottle.